Partner, ito nga na naglilinis na yung mga tawan ng Marikina City Government at yung mga taga-barangay sa mga lugar na inabot nung hanggang 20 metro ng tubig nitong weekend. Bagamat majority ng mga evacuees ay nasa mga evacuation centers pa rin, ito yung nagpapabagal sa kanilang pagbabalik. Maliban rin syempre yung banta pa rin na baka umulan pa rin anytime soon. Makapal na puting ka iniwan ng bangya na siya ngayong nililinis sa mga residente at mga tiga Marikina City Government. Unti-unti na rin ang nagsisiwen yung ilang mga evacuees mula sa mga evacuation centers. Umabot partner ng mahigit 20,000 pamilya yung nag-evacuate dahil sa pagtaas nitong Marikina River sa kasagsagan ng baha. Isa nga sa pinakamalaking evacuation center yung Malanday Elementary School kung saan personal na sinusupervise ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro yung pamimigay ng relief supplies. Bukod sa luto ng ulam at kanin ay inabot din nating namimigay ng sleeping kits ang lokal na pamahalaan. Naglalaman ng sleeping kits ng kumot, plastic mat, kulambo at malong. Aminado naman si Mayor Teodoro na nagulat sila sa bilis ng pag-akyat ng tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Gayong bumaba na nga yung baha ay naghahanda na rin sila sa pagbabalik ng mga evacuees sa kanilang mga bahay. Pero kung dati habang naka-evacuate lang yung pamimigay ng supplies, minarapat na rin umano ng lokal na pamahalaan na mamigay ng supply na magagamit ng mga evacuees pag-uwi nila sa kanilang mga kabahayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Teodoro ng Marikina. Hindi tayo kinakapos naman doon sa mga supplies. Nabigla tayo, aaminin ko, nung unang araw. Hindi natin inaasahan na ganito kataas ang tubig ng pagbaha. Hindi rin natin inaasahan ganito kataas ang bilang na evacuees. Kadalasan, 5,000 lamang ang pinakamataas naming evacuees. Ngayon, 4x ng karaniwang pinakamataas na naranasan. Malaundoy ang nangyari sa Marikina.